Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at gaya nga po nang nabanggit natin kanina sa segment po natin na ito na Sagot ni Cap, sasagutin po natin ang inyo pong mga katanungang pambarangay. Start na po tayo agad, umpisahan na po natin ang una po nating tanong, Cap. Marami po yung nagulat last episode na sinabi po ninyo na iba po yung barangay clearances sa permit at hindi po nagbibigay ang barangay ng permit. Pwede raw po bang pakilinaw po ito para malaman po ng ating mga kabarangay yung pagkakaiba po ng dalawa? Okay. Maraming salamat, SK Mike. Una muna, ang clearance po kasi ay prerequisite ng isang prerequisite yun para magkaroon ka ng permit eh. Hindi pa pwedeng lagpasan yung, ayon sa local government code, hindi ka pwedeng lagpasan dahil barangay muna makakaalam kung ikaw ba ay nagbabiolate. Kung baga tayo yung shock absorber, sasabihin na lang natin, hindi ka pwede dyan kasi tayo dito, lagpas ka sa obstruction yung gagawin mo. Or yung business mo, delikado kasi ganito. May katabi kang ganyan. Okay. So, mahirap kasi in detalye. Baka mamaya magsabi ko maging against do sa business eh. So, gine-generalize ko na lamang po. Ang clearance, lalo na sa building, usually ay hindi basta-basta binibigay din ng barangay unless nakita muna ng barangay yung pagtatayuan ay safe. Okay. May nire-require po yan. At again, do sa Ease of Doing Business na Act, kailangan po within 72 hours ay mabigyan nyo po, or actually 5 days po yata, o 7 days. Kailangan mabigyan nyo, 7 days. Kailangan mabigyan nyo kaagad ng clearance. Kung hindi, pupunta po ito sa building permit at magiging mutant academic. Okay, hindi na po, sa business permit, o sa engineering sa office. Yan. Ang permit po kasi ay ang nagbibigay ay yung city engineer pagdating sa structural o yung business permit office kung ito naman ay tungkol sa business. Ang permit kasi ay allowing an activity to proceed, usually issued sa small business, ambulance vendors, ganun ho yan. Ang clearance naman ay yung magbibigay tayo ng no objection certification at walang anumang issues ang naghihingi ng clearance sa barangay. Yun po yun. At lastly, kapag ito po ay mga structural, dumadaan pa sa zoning board po ito, sa mayor's office, kay mayor, tapos dadaan pa sa local zoning board. Kasi pag mahigit na sa kung ano po yung zone, requirement ng zoning nyo dun sa munisipi nyo o sa syudad nyo, usually dumadaan, hindi usually, talagang dadaan pa ho sa inyong zoning board at a-aprobahan pa ng zoning board. So, yung, kumbaga sa English 1, hindi kayo pwedeng pumunta kaagad sa literature kung hindi kayo dadaan sa English 101. Ganun lamang po yun para at least mas madali po yung salita. Prerequisite po ito ng kung ano yung kailangan ayon sa batas, sa local government code. Maraming salamat po, Kap. At sana po nalinawan po ang ating mga kabarangay tungkol sa tanong po na yan. Kayo po ba, meron po kayo maidadagdag, Kap? Ako siguro po para dun sa punto por punto na lang, napakadali lang po intindihin mga barangay. Pag ang barangay po, clearance po ang binibigay. Ang munisipyo po, yun po yung tinatawag natin na permit. Kaya po dumadaan sa barangay para po humingi po ng clearance dahil po dyan po pumapasok yung sa sinasabi ni Cap kanina na zoning. Tayo po sa barangay ang nagsasabi kung tama po ba yung pinagpwestuhan, yung locational clearance niyan, kasi lagi pong nakaakibat yan sa inyong mga businesses. Ngayon po, pagdating po sa city, dapat po meron kayong resolusyon coming from the barangay council. Tapos yung no objection po, yan din po ay part din po na binibigay po ng barangay. Sa madaling sabi po, ang nagpapahintulot po talaga sa inyo is ang munisipyo. Kasi nandyan po ang licensing office.
Ayan, malinaw na malinaw po at maraming salamat po, Kags Marie. Ito naman pong ating pangalawang tanong. Kap, minsan po ay hindi po maiwasan na meron pong mga nanghihingi po ng pera at tulong sa atin pong barangay. Alam naman po natin yung mga pambili po ng gamot, pagkain, minsan kinulang po sa tuition, birthday ambag at kung ano-ano pa. Ang pagtulong po na yan ay hindi po nakikita sa local government code provisions. Pero masasabing legal naman po at kasama po sa trabaho. Hindi po tayo makakaiwas dyan. Ano po ang magagawa po ninyo tungkol dyan? At syempre, Kags Marie, ang mga kagawad din po, hindi ba? Nahihingan din po. Sige po, sino po ang gusto mauna? Yung nahihingan muna si Kags Marie. Okay, yan yung mga solicitations na tinatawag natin. Pero kasi, it's always on the discretion ng ating mga nakaupong kagawad or yung mga kahit kung sino or kapitan kung magbibigay sila o hindi. Pero tama po yun, mga kabarangay. Wala pong naka-indicate sa ating batas na pwede kang kumuha ng pondo para ibigay mo sa tao. Dahil lahat po yan ay dumadaan sa tamang proseso at may pinaglalaanan po yan. Kaya kung nagbibigay po si kapitan at si kagawad, yun po ay galing po from their own pocket. Kasi po baka mamaya nagugulat yung mga tao. Gusto ko lang pong linawin din po na si kagawad na isa, nagbigay. Si kagawad Butch, ang laki magbigay niyan. Pagdating kay kagawad Marie, no ba yan? Thank you na naman. May mga ganon. Pero kasi dapat, ipaintindi natin sa ating mga kabarangay na yung solicitation po, it's always on the discretion po ng ating pong mga nilalapitan kung magbibigay sila or hindi. Kasi wala naman pong nakalagay sa mandato natin na kailangan natin magbigay at kunin yun sa pondo ng ating pong barangay. Dahil hindi po, uulitin natin mga barangay, hindi po yan kinukuha sa pondo. Okay po, maraming okay salamat po. Kags Marie, malinaw na malinaw po tayo dyan. Kayo po, Kap, ano po ang masasabi po ninyo tungkol dito? Ayasin. Tama po siya. Actually, sa... Well, yun ang example ko na naman, no, Barangay na Maya. Sa yung mga solicitation kasi na ano na yung outing medyo ano po ako doon. At least ito in on record in 'di ba sinasabi ko dito. Medyo ano ako doon eh kasi hindi ho hinihingi yung outing nung kabataan po namin pag nag-outing kami, kami-kaming magbabarkada po yung nag-chip in tapos saka po kami aalis. Ngayon po hinihingi na ho yun. Hinihingi na lahat. Ano eh sa mga nakaupo. Tandaan niyo po, wala hong ano yun. Ang pagkukunan ho ng ibibigay po ay galing sa kanilang sweldo, hindi po galing sa pondo ng barangay. Tandaan po lagi natin yun. Though may discretionary fund ang barangay, hindi po natin inaalis yun. Ang barangay, lalo na ang punong barangay, may discretionary fund. Pero ito po ay nilalaan sa mas mabibigat na mga pangangailangan. Hindi po pang outing, solicitation, birthday, hingi ng alak. Maniwala po kayo sa akin, kahit punta po kayo sa barangay ko, hindi po ako namimigay ng alak. Hindi po ako namimigay ng pupunta ng birthday party, may dala po akong alak. Kasi po, hindi. Meron pa rin prinsipyo yung pamumulitigan nyo ho dapat eh. Di ho talaga, sorry ah, eh, kung merong iba ho mga ganyan, okay lang ho yun, gawin nyo ho yun. Para ako si Kags Butch nito ha. Hindi lang yun mga kabarangay. Kasi nabanggit po sa atin ni Cap Dondon na may discretionary fund. Yan lagi po ang pinambabato ng ating mga kabarangay sa mga nakaupo. Pero sa totoo lang po, napakaliit lang po ng porsyento ng discretionary fund na tinatawag po natin na kung saan meron pa pong mas iba pang, tama yung term ni Kap, mabibigat na dapat pagtuunan po natin ng pansin na hindi allowable na kuhain dun sa pondo, kaya po may discretionary. But it doesn't mean na it will be given to you just because of, yun nga po, nag-solicit tayo ng ganito, ng ganyan. Hindi naman po natin yan isinasantabi. Pero minsan po kasi, sumusobra na. Naabuso. Yun. Opo. Na-abuso. Kaya mga kabarangay, wala naman pong problema. Marami po tayong paraan para humingi ng tulong. Pero may time lang talaga na pag alam natin na personal na, pwede naman na konting lambing. Pero minsan po kasi, napapadalas din. May kasabihan nga tayong mga kabarangay, gano'ng kadalas ang minsan. Diba? Kaya
mga kabarangay, yung pagtulong po natin, lalo na yung specific na question ni SK May na pagdating po sa mga hingi ng tulong, eh, kung saan ba talaga nang gagaling yan. Again po, it's coming from their own pocket. Yes. Isang-isa na lang. Isang-isa na gusto lang. Gusto mo hawin ka. Kasi, COA to, Commission on Audit. Hindi ka pwede maglabas ng pera nang hindi ka makukuha. Hindi mo re-report sa Commission on Audit. So, kapag merong ano yun eh, may ceiling ka, bakit ka naglabas ng pera, you have to report it sa COA eh. May justification palagi. May justification eh. Eh, biro yung justification, Meralco. Diba? Ang hirap po noon. Paano mo i-defend yun? I-disallow yun? Kaya hindi ho, halimbawa, kung tumulong man ng isang kagawad, isang kapitan, dahil nangailangan na naputulan ng kuryente, pwede po yun on their own pockets. Kasi sa COA, disallowed po ano yun. Babalik namin yung nilabas namin. Diba? Yung mga outing. Grabe. Kaya nga ngayon, ang bagong word ng outing, di ba? Team building. Di yes. Po ba? Alam na alam talaga ni Kap yung mga para-paraan. Ayun po, maraming salamat po Kags at Kapidat. Buti Kap, na lang Kapidat. Wala dito tsaka SK may si Kags Butch. Opo. Kasi kung nandito, naku po. May maririnig po tayo ulit. Hindi, maganda lang po yung sasabihin niyo sa inyo. Opo. Mga kamarang. Maraming salamat po. At ngayon naman po, tumungo naman po tayo sa ating huling katanungan para po sa segment po na ito. Sa legislative process po, ang kapitan po ay pwedeng humawak ng committee kung nanaisin po niya. Kap, kung kayo po ang papipiliin, ano po yung committee na gusto po ninyong tutukan o mas gusto na lang po ba ninyo na ipa-handle na lang po ito sa atin pong mga kagawad? And then, karugtong lamang po ng tanong na to, marami rin po ang nagsasabi na ang committee kadalasan po ay committee de papel lamang po. Ibig sabihin, hindi rin daw po binibigyan ng budget ni Kap. Meron po ba itong katotohanan at paano po ito, Kap? Okay. Pwede pong humawak ng committee ang barangay captain o ang punong barangay. Pwede. Ang ano lamang po ay, like for example, sa akin, peace and order, gusto ko po yung hinahawakan. Kasi, syempre, yung peace and order, mahalaga po yun eh. O, yun ang isa sa mga functions ng barangay. Hindi po, i-ano ko lang po yung, ano ah, yung sa mga kagawad. Kasi nagkakaroon ng ano eh, may nakikita ko po yung mga ibang tanong eh. Nagkakaroon ho ng misconception na kapag ikaw ay kagawad, supposedly binibigyan ka ng budget para sa iyong committee. Okay. Linawin ko lang man po. Kaya nga gusto ko maganda samahan ng mga kagawad sa kakapitan eh. Ayoko po nung nagkakapolitikahan, nagkakasiraan, kasi it defeats the purpose of public service. Okay. Now, yung mga kagawad na may mga proyekto, education, kunyari sa yung committee ng education, hindi, sa papel lang ako kasi hindi naman ako binibigyan ni kapitan ng pondo eh. Hindi ako nakakapagpa-project eh. Hold on. Wait. Tandaan nyo na si kapitan pa rin ang mananagot do sa pondo kasi. Sa COA. Hindi naman si kagawad eh. Si kapitan. So, kailangan, kung meron kayong proposal, usually, ang trabaho kasi ng barangay ay ng kagawad ay legislative. Okay? So kung meron kayong proposal at sinabit nyo, sinumitin nyo sa isang session, council ang magpapatupad ng inyong proyekto kung kayo ay nag-propose noon bilang kagawad ng edukasyon. Hindi po si Juan de la Cruz na kagawad na committee chairman ng education ang magpapatupad lamang nun. It's a council. Yung council nyo po. So, wag ho sasama loob nyo mga kagawad sa sinasabi ko kasi ang makukulong po, ang pumipirma po sa cheque, hindi naman si kagawad eh. Si kapitan, saka si treasurer. So, kung ano yung re-release ng ano, ni barangay, kailangan sisiguraduhin na talagang para doon na pupunta. Kasi, it will be, ano nga, again, it will be an exercise in futility kung mapupunta lang sa bulsa ni kagawad at hindi talaga marireach yung kung ano yung dapat i-reach out nung pondo ng barangay. Yun lang naman po ang sa akin. Maraming salamat po, Kap. Kayo naman po, Kag, sa pananaw naman po ng mga kagawad. Ano po masasabi po ninyo?
ako naman, I agree with Cap Don Don, no? Lalo na pagdating sa mga kagawad. Iba kasi ang nagiging perception. They thought na kapag kagawad ako, ako yung committee dyan, ako ang masusunod. Go back to basic. You have to remember na kayo po ay nagtatrabaho bilang kagawad, kayo po ay na-elect bilang barangay kagawad. Yes, you are the committee chairman. Pero po, ang trabaho po ng barangay is as a whole. Pangkalahatan po yan. Ang nagre-representa po sa atin ay si punong barangay. When it comes to budget naman po, remember mga barangay kagawads, nakapwa ko din po mga kagawads, hindi po tayo ang banded. Ang banded po ay si kapitan at si treasurer. Pero tayo po, nandyan tayo to exercise our rights to know. Kaya nga po, naka-open book yan eh. Kaya nga po, public documents. Pwede nyo po yan hingiin sa treasurer natin. At I'm sure ang ating mga barangay treasurer ay nagre-report din naman po sa council yan. At the same time, ang COA report po kasi hindi po talaga siya madali. Dahil unang-una po, akala natin okay na lahat. Tapos at the end of the day, yun pala may disallowances. Ang mananagot po dyan, hindi po si kagawad. Kung sino po ang naka pangalan sa cheque, which is si kapitan at saka si barangay treasurer. At doon naman po ako pupunta sa programa na hindi daw po binibigay ni kapitan yung budget, kaya kagawad de papel lang. Mga kagawad, we are elected. You are elected. Hindi po dapat sa papel lang din yung pagka-elect sa atin. Meron po tayong kakayahan, meron po tayong karapatan na gumawa ng mga programa na hindi lang naka-rely on the budget of the barangay. Kasi paano kung maliit lang din yung pondo? Will it be an excuse para hindi tayo mag-function? Marami po tayong paraan na pwedeng gawin. Marami pong mga NGOs, mga gustong makipagtulungan ng mga government agencies na kung saan pwede nating ibaba rin po sa mga tao. Let us all be resourceful po. At yung diskarte natin, kung paano tayo nanalo, yun din po yung diskarte natin para ibalik din po sa kanila yung serbisyo na ibibigay din po natin para sa mga tao. Pwede po ba akong pumalakpak parang speech na huyo? Ang presidente yung nakagawan huyo yung speech niya. Alam mo kasi, wala kasi si Kags Butch, kaya kailangan natin itaas ang ating mga level at mga ating banderang tatlo. Tama. 100% correct po si ano. Kakampi niyo ho kami, ha? Ako bilang kapitan, hindi lamang po yung mga kapitan ho yung aking nakikita, kundi pati ho yung mga kagawad. At talagang sabi ko nga sa inyo, kanina pa ho, kapag buo ho ang council at hindi ho nagbabangayan, mas malakas po ito pagdating sa public service. Yun ho. Yeah, po maraming salamat po Cap and Kag sa inyo pong mga binahagi na aral at kasagutan sa atin po mga kabarangay. At maraming salamat din po mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ni Cags Marie Formentera Ferrer at ni Cap Don Don Francisco, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, dito lang sa Barangay Tayo. Sa Barangay Tayo, ikaw at sa mga kagawad at kapitan sa barangay.